Ang laki. Poco X2. Poco phone or Poco sa India. Alam niyo na yan, guys. Kapag sinabing Poco phone, the best of the best in terms of sulit. Nalala niyo yun, Poco F1, isa sa mga pinakamagandang, pinakasulit na phone na lumabas noong 2018. And so far, walang lumabas na phone kay Poco or Poco phone noong 2019. Hindi natin alam kung bakit. Pero ngayon, guys, separate brand na daw siya from Xiaomi. And naglabas sila ng pinakabago nilang smartphone na mas malaki, mas mataba ang box. Ang Poco X2. Guys, galing tong India. Maraming salamat, Poco phone India, para sa karangalan. Thank you for trusting Unbox Diaries. Apple ulit si Vince, and you're watching Unbox Diaries. Woohoo! Okay, so ito na yung box. Tingnan nyo naman, guys, kung gaano kalaki yan. Ang taba-taba. Miss ko na si Shang. Shang! Papayat na siya. Love you, babe. Pero nga, guys, unbox na natin to. Ang configuration ko dito is 664. Ooh, ang lalim. Okay, so dilaw siya, parang Realme. Okay, meron siyang SIM ejector pin, parang si Realme. Meron siyang jelly case. Lahat naman may jelly case. Okay, so malapad. Poco X2. User guide. Parang yun lang yung papel niya. And ito na yung phone. Poco. Nice design. Parang may naalala ko bigla. Pero mamaya na yan, no? Huh? Meron siyang USB Type-C. Parang makeup lang na ganun. And yung kanyang... Dun, dun, dun. Ito po ang kanyang charger. Sobrang laki. Ito yung usual na charger, no? Dalawang charger. Ito naman ang charger ng Poco phone. Mas makapal siya, mas malaki pa. Kaysa sa dalawang charger. Oh my God. Baka sumabog to, ah. Pero 27 watts lang to. Bakit ang laki? Yun lang ang laman ng box. Kaya pala siya malaki. Here we go. Ito na siya. Poco X2. Ano? Poco? Poco lang ano mo. Okay, so start mo tayo sa itsura ng Redmi K... Ay, Poco X2. Well, actually, kamukha lang naman niya si Redmi K30 4G ng Redmi. Pero yung kanyang branding ngayon is Poco. Pero guys, hindi ibig sabihin na totally rebrand version lang siya ng Redmi K30 4G. Maraming meron dito na wala dun sa sinabi ko. Mamaya, malalaman nyo. Pero, start na sa design, no? Una-una yung itsura niya is parang Huawei Mate 30. Ganito yung likod, malapad, curved. Tapos, meron siyang bilog kung nasaan andoon yung camera niya. Hindi nagme-make sense kung bakit may bilog siya dito. Kasi hindi naman bilog yung camera niya. Parang sinalpak niya lang yung camera dito sa may bilog part. Para lang masabi na, oy, mukhang Huawei Mate 30 yan ha. Oy, mukha siyang Huawei na flagship phone ha. Pero hindi, guys. Malayo. Kasi, tingnan nyo naman yan, guys. Coin slot yan. Yan ang itsura niya. Pero na-appreciate ko na yung design niya. Very masarap sa feeling. Although, very smudge prone yung likod. Dahil glass and glossy. Pero yun nga, dahil Corning Gorilla Glass yung likod niya. And very shiny. And kamukha niya si Huawei Mate 30. Napaka-premium ng dating niya sa akin. Mukha siya yung tipong kapag meron ka nito. Ano yan? Ang ganda. Well, Poco phone to. Poco phone? May ganun. Parang dati, wow, naka-iPhone. Ngayon, wow, naka-Poco phone. Yan, yun yung trends ngayon. Balik naman tayo dun sa camera na parang sinalpak niya sa likod. Meron siyang 64MP AI quad camera setup sa likod, guys. Alam nyo ba na yung camera niya is yung pinakaunang Sony IMX 686 sensor sa India. Wala pang ganito, guys, sa Pilipinas. Currently, ha. Tapos, meron siyang 8-megapixel ultra-wide-angle lens, 2-megapixel macro lens, and 2-megapixel depth sensor. Wala siyang telephoto lens. Sana nagkaroon. 64MP AI super camera designed by Poco. Ayan ang kanyang LED flash and yung kanyang Poco logo. Sa mga hindi pala nakakaalam, sa India lang yung Poco brand. Sa global, Poco phone. Kasi sa India, mahilig sila mag-shortcut na word. So, instead of Poco phone, which is masyado mahaba, Poco na lang. Ayan, so... Knowledge is power. Sa taas, meron siyang microphone, IR blaster, halos lahat ng Xiaomi meron ganun, para sa remote control, headphone jack sa ilalim, USB Type-C, microphone, and yung loudspeaker. Sa right side, yung kanyang SIM tray, meron siyang single nano SIM card slot, and hybrid card slot for expandable storage. Up to 512.
And guys, sa right side niya is yung kanyang volume rockers and yung kanyang power button, which is also the fingerprint scanner. Kaya makapal yung phone kasi meron siyang fingerprint scanner dito sa gilid. By the way guys, meron pala siyang tatlong colors. Ang akin dito ay Matrix Purple, merong Atlantis Blue, and merong Phoenix Red. More color options. Okay, so nabuksan ko na yung phone, na-setup ko na siya, and oh my god, nabigla ako kasi medyo malayo siya dun sa experience ko with the Redmi K34 G na na-review ko a few months ago. Maybe it is because of the Poco Launcher. Guys, ang laki na pinagbago ng bilis, ng pagkaswabe. Kung napanood yung aking Redmi K34 G video, nako, isa rin napansin ko dun. Medyo mabagal pa rin siya kahit naka 120Hz display na siya. Ako pala, speaking of the display, ang Poco X2 ay merong 120Hz refresh rate, 1080p IPS LCD display. At ang masabi ko lang is, napakabilis na ng experience niya ngayon kumpara doon sa phone na nireview ko dati. Even though, the same lang naman yung kanilang display quality, no? Same specs, pero dahil sa tulong ng software, mas naging swabe ang experience. Sobrang sarap gamitin niya. By the way, since Poco Launcher siya, meron siyang app drawer. Yan, yung pag sinwipe up mo, lalabas yung mga apps mo. Diba? Naalala nyo yan, mga Poco user? Walang-wala yan sa MIUI 11. Pero mamaya na yung Poco Launcher. Mas marami pa akong i-discuss dyan. Balik muna tayo sa display. Meron din siyang dual punch hole display. And masabi ko na naman na very impressed ako sa display niya even though meron siyang punch hole. Yun nga lang, it takes time to getting used to. Masasanay din kayo. And yung mga icons naman, pati yung time, na-adjust siya dito sa taas, sa upper right. And ang tanong kung mas mabilis siya sa Redmi K20, well, Redmi K20, walang 120Hz display, ito meron. Feeling ko mas mabilis pa to sa Redmi K20 Pro dahil nga dun sa extra speed. Kasi nga, it does not matter, no? Meron ka Snapdragon 855 kung mabagal naman yung display, yung animation, yung buong software ay gumagapang, walang kwenta ang mabilis na processor. And para sa akin, yung MIUI 11 talaga is napakabagal. Pero nanibago ako dito sa Poco X2, sa Poco Launcher, grabe, napakabilis. Napaka-swabe na experience. Hindi mo akalain na mid-range processor lang ang nakalagay dito. Sa YouTube, yun nga, meron siyang punch hole kapag ini-stretch mo siya. Problema lang din ay nakalagay siya sa taas, sa upper left. So, hindi siya matatago. And also, meron din mga content na posibleng matakpan niya. So, it's not the best experience. Kapag naglalaro ka naman ng mga Mobile Legends, ganun din, hindi mo siya matatago. Mas maganda sana kung yung placement ng punch hole ay nasa upper left. Yung nga lang naka-upper right siya dito sa phone na to. So yung thumb mo, hindi niya kayang takpan. Not okay sa Mobile Legends. And also IPS lang din siya. Since IPS display lang siya, hindi siya pwedeng lagyan ng in-display. Ngayon, para makompensate yon, since wala siyang fingerprint sa likod, nilagay na lang niya sa side. Tapos yung viewing angles niya ay hindi ganun kaganda since hindi siya AMOLED. Although sharp naman yung kanyang image quality. Hindi rin ganun ka-punchy yung display. And I think saktong-sakto lang ang pagka-calibrate nila ng colors dito sa display na to. Hindi masyado masakit sa mata, okay yung contrast, panalo siya. Ngayon guys, punta naman tayo sa performance. Snapdragon 730G sa Mobile Legends, kayang-kaya niya mag high frame rate mode. Dapat lang. Although hindi yun yung benchmark natin, kasi syempre, kahit anong phone from 2019 and above, kayang-kayang laruin yan. Okay. So, punta naman tayo sa main event nitong unboxing video, which is yung Poco Launcher. Guys, I think ito yung magiging dahilan kung bakit nyo bibilhin itong phone na to. Dahil lang sa Poco Launcher. Unang-una guys, meron na siyang Google Play Store, Google Apps, Google Chrome, Facebook, lahat ng mga kailangan mo, andito na agad, right out of the box. Yung Redmi K34G na nareview ko dati, walang Play Store kasi China variant lang siya. Ito, meron. And mukhang hindi ilalabas ang K30 dito sa Philippines. At tulad ng sinabi ko kanina, napakabilis ng performance ng Poco Launcher. Guys, pakitaro sa inyo ito ah. Scroll lang tayo ah. Swabe. Napakaswabe. Hindi lang yan guys, no? Kung mapapansin nyo rin, naka-dark mode siya. Kasi si Poco Launcher ay merong system-wide dark mode. Ibig sabihin, hindi lang yung mga settings niya yung naka-dark mode, hindi lang yung notification, yung gallery, hindi lang yon. Pati na rin yung mga apps. Although, sa Facebook, hindi siya gumagana. Ganun pa rin siya. Siguro update? Hindi natin alam. And flex ko lang pala yung kanyang AnTuTu benchmark, 272,000 points. Napakalaki ng score na yan, guys. Ito yung score na Snapdragon 845. Flagship level performance doon nung 2018. Diba na? Sa mid-range phone na, Poco X2. So far, so good. Maganda. Maganda si Poco X2, pero syempre, hindi kompleto ang lahat kung wala ang camera. 64MP AI super camera, apat sa likod, dalawa sa harap. Ang masasabi ko lang guys is, ang Sony IMX
IMX686 sensor ay parang DSLR-like ang kanyang colors, image quality, sharpness and contrast, napakaganda. Kapag kumukuha ka ng mga close-up shots, very sharp yung mga images. Ayan. Motion DSLR, maganda yung background blur, and hindi mo akalain na kinuha pala siya sa isang cellphone. Mahirap na i-distinguish yung dalawa. Grabe, tingnan mo naman yung blur na yan. Oh my God. Tapos yung dynamic range niya, okay din. Kitang-kita kahit yung mga brightest parts, yung darkest parts, okay din. Kitang-kita yung mga details. Yung color niya, color profile, medyo warm, pero masarap naman tingnan. Ang masasabi ko lang is yung camera quality niya is way beyond sa isang budget phone or even a mid-range phone. Ma-feel mo talaga na ibang level na siya. Tapos sa video naman, 1080p at 30 frames per second, akala mo naka-gimbal siya. Sobrang swabe. Actually guys, hawak-hawak ko lang siya ng ganyan habang naglalakad ako. Although, sa 1080p 60 frames per second, nawawala yung kanyang EIS. And ayun na nga, medyo useless yung kanyang video kapag 1080p at 60 frames per second kapag naglalakad ka. Although, kapag nagpapan ka lang naman na ganun, okay lang. Basta huwag ka lang maglakad, okay na okay siya. And yun guys, si Poco X2. Ang masasabi ko lang is, kapag lumabas to sa ating bansa, tapos ang competition, not unless lumabas si Realme 6 Pro na mas maganda ang kanyang specs. Although, 120Hz kasi to. And ang balita ko, 90Hz display lang si Realme 6 Pro. Yung price niya guys, sulit na sulit siya for only 11,000 pesos. 664 yan. And yung pinakamahal nila 8256, 14,000 pesos lang. Grabe, sobrang mura niya. Ang makakatalo lang dito siguro yung Realme 6 Pro. Pero mas mahal siyang lalabas sa Pinas, malamang. Kasi may factory kasi sila doon and may taxes tayo dito. Kaya mas mura sila doon. Yun nga lang, ang malaking tanong kung lalabas pa to sa Pinas. Kasi itong Poco X2 guys, is para sa India lang. Baka iba yung pangalan niya sa global. Kasi Pocophone tayo, ito Poco. Pocophone X2 siguro yung pangalan niya pag lumabas siya dito. For now, maghintay na lang muna tayo hanggang nga sa lumabas to. And thank you pala so much kay Poco India for letting me review this wonderful smartphone. Thank you so much. Para sa mga madulupit na unboxing, mga super sulit na mga phones, and other cool gadget reviews, don't forget to subscribe, hit the bell icon so that you don't miss any of our great content. Ako pala ulit si Vince, and you're watching Unbox Diaries. Woohoo!